Nakilala na natin ang bakunawa na siyang malaking ahas na kumakain ng buwan at ang nilalang din na ito. Ang pinaniniwalaan na dahilan kung bakit nga ba nagkakaroon ng eclipse noong unang panahon. Ngayon ay pag-usapan naman natin kung ano naman itong isang nilalang na pinaniniwalaan din ng mga taga Mindanao na kaparehas ng bakunawa ay kinakain din ng buwan. Ewan ko kung bakit napaka-famous ng ating buwan. Lahat na lang ata gustong kainin siya. Hindi alam kung ano ba ang simula ng kwento na ito, pero noong 1906 na isulat ito ng pinakaunang anthropologist na pumunta sa Pilipinas. Ito ay kinilala bilang si Laura Watson Benedict. Ang anthropologist na ito ay pumunta sa Pilipinas upang pag-aralan ang mga taong bagobo. Ito na din mismo ang nagpaliwanag kung ano ang itsura na pinaniniwalaan ng mga taong taga-bagobo patungkol sa nilalang na ito. Ito ay ang grupo ng mga Malay na nakatira sa southeastern Mindanao. Ang mga taong ito ay nakatira sa pinakamataas na bahagi ng bundok ng Apo. Ayon sa pag-oobserba at pag-aaral ni Laura sa mga taong ito, ang kanilang kinakain ay mga mais, kanin, mga kamote at ilang mga gulay na kanilang tinatanim. Pinaniniwalaan ng mga bagobo na ang Minokawa ay isang malaking ibon na kasing laki ng isang normal na isla. Ayon sa kwento patungkol sa nilalang na ito, bago pa man mabuo ang mundo ay mayroon ng nabubuhay na malaking ibon at ito ang tinatawag na Minokawa. Ang malaking ibon na ito, katulad na lamang ng bakunawa, ay sinusubo o nilulunok ng buo ang ating buwan. Dahil sa takot ng mga tao ay sumisigaw ang mga ito at nakakagawa ng iba't ibang ingay. Narinig ng malaking ibon ang ingay na ginawa ng mga tao at napayuko ito para tignan kung saan ba nanggagaling ang tunog na siyang dahilan naman ng pagkakabukas ng bibig nito. Noong bumukas ng aksidente ang kanyang bibig, nailuwa niya ang buwan at doon ay mabilis na lumayo ang buwan sa malaking ibon. Ayon din sa kwento, dahil sa kayang gawin ng malaking ibon na ito, ang buwan ay nakaisip ng paraan para makagawa ng butas na siyang tatakasan niya kung sakaling magpakita muli ang halimaw. Sa tuwing ito ay muntikan ng malunok ng Minokawa, nakakawala ang buwan at agad nang nakakalusot sa isang butas na kanyang ginawa, dahilan upang muli itong makapagbigay ng liwanag sa mundo. Ito rin ang naging dahilan kung bakit may iba't ibang faces o hugis ng buwan tuwing gabi. Ayon sa paniniwala, hindi lamang buwan ang nilalamon ng nilalang na ito. Ngunit maging ang araw din ay pinaniniwalaan na kaya nitong kainin. Sa tuwing tuluyan ng malalamon ng ibon na ito ang buwan at magdadala ng kadiliman sa mundo, mag-iingay lamang ang mga tao sa mundo at ito ang magiging paraan upang makatakas ang buwan. Dahil na din sa takot ng mga tao na makain ng nilalang na ito, gumagawa pa sila ng ingay upang mapaalis ang pinaniniwalaang nilalang. Ayon sa ilang kwento na ipinalabas naman sa telebisyon, ang Minokawa ay isa sa mga alaga ni Apo. Ngunit hindi nagtagal ito ay napunta sa pangangalaga ni Lakas. Ginamit ito ni Lakas sa pakikipagdigma. Katulad na lamang ng sinabi ko kanina, ito ay isang malaking ibon na pinaniniwalaan ding halos kasing laki ng isla ng Bohol. Ang tuka at maging ang kuko nito ay pinaniniwalaang kasing tigas ng metal o bakal. Sa sobrang laki ng kanyang mga mata ay makikita mo na mismo ang sarili na parabang ikaw ay tumapat sa salamin, which makes sense nga naman kasi higante ang halimaw na ito. Imaginin mo na lang kung sakaling kasing laki ng mata mo yung mata ng Minokawa, diba? Ang pangit nun. Ang mga pakpak at maging mga balahibo nito ay matutulis na parabang isang espada. Ang malaking ibon na ito ay nakatira sa labas ng kalawakan na kung saan palagi na lamang niyang sinusubukang kainin ng buwan at araw, pero palagi itong napipigilan ng mga tao.
Kung ating titignan, mayroon din isang nilalang na pinaniniwalaan ng ibang tribo sa Pilipinas. Nariyan nga ang Bakunawa sa isang video natin. Isa pang kinikilala ng mga Nisaya na bawa na mga Visayas. Isa pang kinikilala ng mga taga-Visayas na bawa na kung saan ito ay nabubuhay sa kalangitan. Ang bawa ay isang kuweba na matatagpuan sa kalangitan na tinatawag namang kalulundan. Siyempre, hindi rin naman papahuli ang ibang bansa. Makikita ang iba't ibang klase ng dragon na pinaniniwalaan ng mga taga-Japan, China at maging sa Europa. Dahil hindi pa lubos ang kaalaman na mayroon nung unang panahon, ang isang normal o natural na pangyayari sa labas ng kalawakan ay naggagawa nila ng kakaibang kwento. Ang isang eclipse na kung saan pinaniniwalaan ng ating mga ninuno na kinakain ng malaking ibon o malaking ahas ang ating buwan. Well, hindi natin masisisi ang mga tao nung unang panahon. Ang mga ito ay gumawa ng kanilang sariling paniniwala at kaparaanan para masabi natin na hindi basta-basta nagpapatalo ang mga tao sa Pilipinas, maging sa tao, taga-ibang bansa o maging sa mga halimaw. Sa katunayan, ang Minokawa ay nabubuhay sa bawat isa sa atin. Yes, that's true. Hindi nyo alam? Well, ano ba yung lagi ko kong kinikwento dito? Yung kapitbahay ko? Ano ba yung kwento ko sa Minokawa kanina? Diba, noong narinig niya yung ingay, ay tinignan niya ito. And yet, paulit-ulit itong nangyari. Considering na tuwing eclipse, ayon sa kwento, tinataboy ng ating mga ninuno. Imagine this. Sobrang laki ng isang nilalang. Tapos napakaliit ng tunog ay talagang narinig niya pa. O yung tipong makarinig lang ay talagang makikiusyoso. That's right. Ang Minokawa na nabubuhay sa atin ay ang tinatawag na pagiging usisero at usisera. Na yung tipong kahit naglalakad ka lang tapos makita mong may naguumpukan sa isang bahagi ng kalsada, ikaw itong si usisero, pupunta agad doon para makiusyoso at nakalimutan mo na na pinapabili ka ng nanay mo ng asin at mantika at every time na merong kumpulan sa kanto nyo, 99% makikiusyoso ka kahit alam mo na kung ano ito. Ganitong ganito ang Minokawa. Well, hindi naman masama ang makiusyoso dahil kung sakali malalaman mo kung ano ba ang nangyayari sa iyong paligid. Pero hindi lahat ng bagay ay dapat puntahan at bigyan ng pansin. Matuto din mag-ingat. Meron ba kayong mythological character na gustong itopic? How about mga urban legends na mayroong mga halimaw? Kung may mga naisip kayo na hindi pa na itatopic dito sa channel, inaanyayahan ko kayong mag-register sa aming website at isubmit ang inyong request nang sa ganon hindi mawala sa kawalan at makain ng Minokawa ang inyong request.